Hindi pala nagtutugma ang mga salaysay ni Bamban Mayor Alice Go sa kanyang birth certificate. Imahin natin ang mga pagkakaiba niyan. At bukod dyan, ipinakwento rin sa alkalde ang kanyang childhood o pagkabata. Pero tila narindi ang mga senador sa animoy memoryado na niyang sagot. Nasa frontline ang balitang yan, si Ria Fernandez. Hello, tui tayo lioklay. Continue. Napasample sa Senado ng Chinese dialect na Fukien si Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Pero hindi raw siya ganun kagaling dyan. Gaya ng hindi rin daw siya masyadong marunong magkapampangan kahit sinasabi niyang sa Tarlac siya lumaki. Tagalog daw kasi silang mag-usap sa kanilang farm. Muling nanindigan si Mayor Go na isa siyang Pilipino. Ako po ay isang Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay, kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Pero nang magpakwento si Senator Loren Legarda tungkol sa childhood ng Mayora, tila na rin di siya sa paulit-ulit na sagot ni Go. Nung maliit na maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talagang malala. Although ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po ako malala, pero wala po talaga malala. No, I'm not asking about the day you were born. Obviously, nobody knows that. Huwag tayo mag-filosopo po dito. Madam Senator, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako ng tatay. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your child. Ako sa farm. Basta tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayo robot. Sina Senators Risa Ontiveros at Rafi Tulfo naman, siniyasat ang birth certificate ni Mayor Go at ang hindi nagtutugma nitong kwento tungkol sa kanyang buhay pamilya. Sabi na alkalde, anak siya sa labas. Nabuntis daw ng kanyang amang si Angelito Go ang kasambahay at kanyang nanay na si Amelia Lial na hindi niya nasilayan sa tanang buhay niya. Pero base sa kanyang birth certificate, married o kasal ang kanyang mga magulang na sina Angelito Go at Amelia Lial. Alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Wala po akong idea po dun sa birth certificate ko po, na hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. Lumalabas din sa mga dokumento na hindi lang isa, kundi dalawang beses pang kinasal ang nanay at tatay ni Go. Pinacheck ni Senator Ontiveros ang record ng mga magulang ni Go at lumalabas na wala raw silang birth at marriage certificates. Walang birth record at all. Sina Angelito Guo at Amelia Lial. So, maitatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Lial Guo don't even exist? Ayon sa Philippine Statistics Authority, posibleng ang wala talagang Angelito at Amelia. Pero pwede rin namang hindi lang sila nakapagparehistro. Bukod dyan, napansin din ng senadora na sa birth certificate ni Mayor Go, Filipino ang nakalagay sa kanyang tatay. Pero mismo nga alkalde na ang nagsasabing Chinese ang kanyang ama. Kung siya ay Chinese, yung tatay niyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Why would you say he's a Chinese national with a Chinese passport, pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay Pilipino siya? So, naiintindihan mo ba kung bakit ang gulo-gulo po ng kwentong buhay niyo? Eto pa, napagalaman ding meron pa palang kapatid ang Mayora. Sa pagdinig noong May 7, sinabi ni Mayor Go na hindi niya tiyak kung kamag-anak nga niya sina Sheila at Shimen Go. Pero, base sa dokumento ng Bureau of Immigration, ilang beses na palang bumiyahe ang alkalde kasama si Sheila. Sheila L. Guo at Shimen L. Guo at isa pang dokumento na Sheila Leal Guo at Shimen Leal Guo. At tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila, ang sabi nyo sa akin, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayoko po madamay pa po ang ibang tao. Sa kabila ng mga question sa pagkatao ng Mayora, nanindigan ang kanyang kampo sa pagka-Pilipino ni Go. Wala na siya ibang passport. So now, the burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak naming dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Naungkat din sa pagdinig ng Senado ang kaugnayan ni Mayor Go sa ilang kasosyo niya sa negosyo na sangkot sa money laundering sa Singapore. Pero sabi ng alkalde, kahapon niya lang ito nabalitaan sa social media. Hindi naman yan bumenta kay Ontiveros. Hindi
hindi ba dapat kung papasok kayo sa ganyang kalaking negosyo, napakalaki kumpara sa mga nauna nyo ng mga negosyo, hindi ba dapat nag-due diligence kayo? Matapos ang pagdinig ng Senado, giniit ng Mayora na hindi siya espiya ng China. Ako po ay isang Filipino. Oh, yun lang po. At lalo-lalo na po, hindi po ako spy. Nagbabalita mula sa frontline. Rhea Fernandez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.